Hello po, magandang araw po sa ating lahat. So ang atin pong tatalakayin po sa araw ito, isang katanungan, kailan ang tamang panahon ng pag-aasawa? So para sa atin, napaka-importante pong bagay ang pag-usapan ang patungkol sa pag-aasawa. Lalo na't mayroong mga mag-asawa ngayon na naghihiwalay dahil hindi pala, para sa kanila, hindi pala tama ang tao na kanilang pinili at dinala sa harap ng ating Panginoon. So, napaka-importanting bagay ito na tatalakayin para malaman natin as a Christian kung handa na ba talaga tayo sa sa usaping pag-aasawa, at kumbaga malaman din natin kung tama na ba yung tao na pinili natin na maging magkasama sa buhay. But before ko pre-start ang aking message for today, ako nga pala si J.D. Smart Enero, and welcome to my YouTube channel, Bro JD Smart TV. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para naman maging updated ka sa mga panibagong video na aking gagawin kagaya nito. So ang katanungan na ating tatalakayin po sa araw na ito is ang katanungan, kailan ang tamang panahon ng pag-aasawa? So ang tamang panahon ng pag-aasawa ay magkakaiba para sa bawat tao at bawat sitwasyon. Ang antas ng kagustuhan ng pag-iisip at karanasan sa buhay sa dahilan ng pagkakaiba-iba. May mga tao na handa na sa pag-aasawa sa edad na 18 years old, habang ang iba naman ay hindi pa handa kahit sumapit na ang 30 anyos sa kanilang mga edad. Dahil ang diborsyo sa Amerika ay lampas sa 50%, makikita ng maraming tao na hindi itinuturing na panghabang buhay ang relasyon ng pag-aasawa. Gayunpaman, ito ang pananaw ng mundo na laging sumasalungat sa pananaw ng ating Diyos. Ito ay makikita sa 1 Corinto 3:18. Ang isang matibay na pundasyon ay kinakailangan para sa isang matagumpay na pagsasama, at dapat na unahin bago magpasya ng panliligaw o magpaligaw ang isang babae o lalaki na sa isang potensyal na pagsasama sa buhay. Ang ating paglakad bilang mga Kristiyano ay hindi lamang dapat sa aspekto ng pagdalo sa pananambahan kung araw ng Linggo o sa pakikilahok sa pag-aaral ng Biblia. Dapat tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos na makakamit lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod kay Kristo. Dapat nating turuan ang ating mga sarili sa mga buhay o sa mga bagay tungkol sa pag-aasawa at hanapin ang kaloob ng Diyos para sa atin bago magplano para sa mga bagay na ito. Dapat na maunawaan ng isang tao ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig, pagtatalaga sa sarili, relasyong sekswal, papel ng asawang lalaki o babae, at ang inaasahan sa atin bago magplano ng pag-aasawa. Ang pagkakaroon ng mag-asawang Kristiyano ay isang magandang modelo ay mahalaga rin. Ang isang matagal ng mag-asawa ay maaaring masagot ang mga katanungan tungkol sa pagkakaroon ng matagumpay na pagsasama at kung paano pananatiliin ang malapit na relasyon sa isa't isa bukod sa pisikal na kaugnayan, kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa pagsasama at iba pang mga bagay. So dapat talaga nating pag-usapan maigi before tayo pumasok sa ganyang mga plano. Ang pagpaplanong mag-asawa ay kinakailangan ding tiyak na kilala na nila ang isa't isa. So we need also to check kung kilala na ba natin yung ating pinili na mapapangasawa. Dapat nilang malaman ang pananaw ng isa't isa tungkol sa pag-aasawa, sa pinansyal, sa mga partido na magiging asawa, sa pagpapalaki ng anak,
sa gawain ng asawang lalaki at babae kung isa lamang ang sa kanila o pareho silang magtatrabaho. At ang antas ng espiritualidad ng magiging kabiyak. Maraming tao ang nag-asawa sa pag-aakala na ang kanyang kasintahan ay Kristiyano. Dapat sa mga sinasab, kasi marami sa atin ngayon, marami sa atin na nagsasabi na sila ay Kristiyano. Dahil sa mga sinasabi, ngunit, o sinasabi nito, ngunit huli na nang malaman na hindi pala yun totoo. Ang bawat nagpaplanong mag-asawa ay dapat na sumailalim sa pagpapayo ng isang pastor o isang nangaral na tagapayo para sa pag-aasawa or mag-aasawa. Sa katotohanan, maraming pastor ang hindi nagkakasal hanggat hindi nakakausap at napapayuhan ang kanilang kinakasal. So based on my experience, no, yung pastor na kumasal din sa amin is talagang kinausap talaga kami before kami niya kinasal. Ang pag-aasawa hindi lamang pagtatalaga sa isang tao kundi higit sa lahat ay isang tipan sa Diyos. Ito ay isang pangako na mananatili sa piling ng iyong kabiyak hanggang sa katapusan ng inyong buhay kahit na ang asawa ay mayaman o mahirap, malusog o may sakit, mataba o payat o hindi masayang kasama. Ang Kristiyanong pag-aasawa ay dapat na manatili sa kabila ng lahat ng pangyayari katulad ng pag-aaway, galit, sakuna, depresyon or kaipitan, addiction at kalungkutan. Hindi dapat na pumasok sa isipan ng mag-asawa na maaari lamang magdiborsyo kung sakaling hindi maging maayos ang lahat. Hindi dapat na isang option ang diborsyo sa pag-aasawa. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang lahat ay posible sa Diyos. Ito'y makikita sa Lucas Kapitulo 18:27. At kasama na ang lahat ng bagay na ito ay ang pag-aasawa. Kung ang mag-asawa ay gumawa ng desisyon sa umpisa pa lamang na mananatili silang tapat sa isa't isa at unahin ang Diyos sa lahat ng bagay, hindi magiging solusyon ang diborsyo upang takasan ang anumang miserableng sitwasyon. Mahalagang tandaan na nais ng Diyos na ibigay ang nasa ng ating puso, ngunit posible lamang ito kung ang ating nais ay gaya ng sa Kanya. May mga taong nag-aasawa dahil lang sa maganda ito sa pakiramdam. Sa mga unang bahagi ng pagde-date at hanggang sa unang taon ng pagsasama, para kang lumulutang sa alapaap. Na-try natin yan nung meron tayong mga kasitan or bago pa lang yung relasyon, para tayong lumulutang sa alapaap kung nakikita mo ang iyong kabiyak. Ang romansa ay nasa pinakamataas na level at alam mong iyon ay pag-ibig. Marami ang umaasa na ang ganitong pakiramdam ay hindi matatapos. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang resulta ay kawalan ng gana habang nawawala ang gandang magandang pakiramdam at maaring planuhin ang pakikipagdiborsyo. Ngunit para sa may matagumpay na pagsasama, kanilang nalalaman na ang pagsasama ay hindi matatapos sa pagkawala ng magandang pakiramdam. Sa halip, ang pag-ibig ay lumalalim, nagkakaroon ng matibay at pagtatalaga at mas matibay na pundasyon at siguridad sa pagmamahalan ng bawat isa habang dumaraan ang panahon. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa pakiramdam. Sinasabi ni Jesus na dapat nating ibigin ang ating mga kaaway, Lucas 6:35.
ang tunay na pag-ibig ay posible lamang kung hahayaan natin ang banal na espiritu na kumilos sa ating buhay at kung pinagyayaman natin ang mga bunga ng kaligtasan. Ito ay makikita sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ito ay isang desisyon na ating ginagawa araw-araw na mamatay sa ating sarili pati na ang ating pagiging makasarili at hinahayaan na ang Diyos ang magniningning sa atin. Sinasabi ni Pablo kung paano tayo dapat umibig sa iba. Ito ay makikita sa 1 Korinto 13:4-7. Ang pag-ibig ay matiyaga at maganda, magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi ito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtiyaga hanggang wakas. Kung handa na tayong ibigin ang isang tao gaya ng inilalarawan sa 1 Korinto 13 versikulo 4-7 na ang tamang panahon, ito na ang tamang panahon ng pag-aasawa. So sinasabi dito na kung tayo'y handa ng umibig, no? Ito'y makikita, basahin mo muna paulit-ulit ang 1 Korinto 13:4-7. Ito ang nagtatala o naglalarawan ng tunay na pag-ibig. So, kung alam mo na, kung naiintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig, ito na ang tamang panahon na ikaw ay pwede na or tayo ay pwede na mag-asawa. At sana ay meron kayong natutunan sa araw pong ito. To God be all the glory.